Mukhang biglang nag-iba ang ihip ng hangin para dito sa Houston Rockets. Ito ngay matapos kumalat ang mga rumors sa pagkakaroon nila ng interes dito nga sa dalawang bigating All-Star. Sino-sino nga ba ang mga players na to? Tara at pag-usapan natin yan. Matapos ngang ma-fall short ng konting-konti lang dito ng Houston Rockets itong NBA regular season para nga makapasok sana at makipag-compete sa NBA play-in. Ay nakakalungkot na balita na na-fall behind sila dito sa standing. Ito ngayon matapos biglang umarangkada dito ng Warriors at nagawa nilang makapasok pa dito sa 10th spot. Kaya naman matapos ang ilang taon na pag-rebuild dito ng Rockets sa kanilang mga young talents, ay ngayon mukhang nagpaplano na ulit dito ang franchise sa palakasin pa ang kanilang lineup. Ito ngayon matapos kumalat ang mga rumors itong mga nakarang araw lamang sa pagkakaroon nila ng interes sa mga all-star kagaya na lamang nila Jimmy Butler at Kevin Durant. Ang pagkuha nga daw nila dito sa dalawang all-star na to ay maaaring maging game changer para dito sa Houston. Itong nakarang NBA season ay nagkaroon nga rin ng beef dito nga sa pagitan ni Kevin Durant at ng Phoenix Suns. Ito ay matapos kumalat ang mga rumors na hindi nga daw nagpifit itong si KD dito para kila Booker at Bradley Beal. Mas lalo pang tumindi ang usap-usapan na lilipat ng ibang koponan itong si KD matapos silang ma-sweep dito nitong playoffs ng Minnesota Timberwolves. Kaya naman biglang pumasok sa usapan dito ang Houston Rockets na kung saan handa silang ibigay sila Dillon Brooks, Amen Thompson, Cam Whitmore at ang ilang draft picks kapalit lamang dito ni Kevin Durant. Para sa isang katulad ni KD ay kinakailangan talaga ng substantial package na kung saan kinabibilangan ng mga established talents at promising young players. Itong si Dillon Brooks maaring makatulong to para sa Phoenix Suns na kung saan merong defensive grit and toughness. Samantalang itong sila Amen Thompson at Cam Whitmore ay merong high upside prospects na kung saan maaring mag-grow bilang isang key players. At mentioning yung mga kasama pang draft picks dito nga sa trade na to. Kaya naman maaari maging attractive ang offer na to para sa Phoenix Suns dahil sa ngayon ay mukhang nakafocus talaga sila dito sa pag-rebuild around nga dito kay Devin Booker. Not mentioning yung pagkakaroon pa ng interest dito ng Rockets sa isa pang all-star kagaya na lamang ni Jimmy Butler. Pero dito muna tayo kay Kevin Durant. Itong nakarang season kasi itong Houston Rockets ay nagkaroon naman ng mga promising young talents kagaya na lamang dito nila Jalen Green, Alperen Şengün at Jabari Smith Jr. Itong si Jalen Green at Alperen Şengün itong nakarang NBA season ay nag-a-average to ng 20 plus points sa game. Mantalang itong si Jabari Smith Jr. ay nagkaroon din ng magandang performance na kung saan nag-a-average ng 14 points sa game. Pero sa kabila ng magagandang puntos na pinapakita dito ng mga young talents na to, ilang nga ba kinukulang pa rin sila dito ng isang veteran para nga mag-elevate pa yung kanilang playoff contention. Dito na nga pumapasok yung importansya ng isang veteran player kagaya na lamang dito ni KD. Malaking bagay yung experience na idala dito ng isang NBA champion kagaya ni KD na kung saan nag-a-average pa ng 27 points sa game. Actually, makes sense talaga kung sakasakali man na makuha nila itong si KD for next season. Na pagkakaroon ng presence ng isang veteran kagaya ni KD ay magkakaroon talaga ng malaking impact bilang isang contender dito ng Rockets sa Western Conference. Magiging malaking boost din ito para sa mga young talents dahil magkakaroon na sila dito ng isang leader. Anong masasabi niyo dito sa pagkakaroon ng interest ng Rockets kila KD at Jimmy Butler? Good decision ba to para sa team?